Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 258 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito tayo nagbalik sa La Loma, Campo Santo sa Caloocan at Cemetery del Norte sa Maynila upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at businessman na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang Amerikanong negosyante, isang piloto at US Army officer na higit na nakilala bilang isa sa mga founders ng Boy Scout of the Philippines. At sa katabing sementeryo ay ang dambana ng 24 na mga Boy Scouts na pumanaw dahil sa pagbagsak ng eroplano habang naglalakbay patungong Marathon, Greece upang dumalo sa 11th World Scout Jamboree. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng La Loma Catholic Cemetery ang huling hantungan ni Major Joseph Stevenot. Si Joseph Emil Hamilton Stevenot ay sinilang noong 23 ng Disyembre taong 1888 sa Melones, isang bayan sa California. Siya ay isang Amerikanong negosyante, piloto at US Army officer na higit na nakilala bilang isa sa mga founders ng Boy Scout of the Philippines. Si Stevenot ay lumipat at namalagi sa Pilipinas noong unang bahagi ng 1900 para pamahalaan ang negosyo ng pamilya sa pagmimina. Si Stevenot ay nagsilbi rin sa ilang mga kumpanya kabilang ang Bank of the Philippine Islands na itinatag noong taong 1851 bilang director, Philippine Trust Company na itinatag noong 1916 bilang director, PLDT na itinatag noong 1928 bilang executive vice president at general manager nito na kumatawan sa General Telephone and Electronics Corporation ng Amerika bilang pangunahing namuhunan sa PLDT noong panahong yun. Bilang isang piloto at opisyal ng US Army, si Stevenot ay naatasang mamuno ng aviation unit ng Philippine National Guard noong kasagsagan ng World War I at naging aktibo rin sa mga intelligence work noong World War II. Noong unang bahagi ng 1930s, si Stevenot ay naging chairman ng Finance Committee ng Boy Scout of America, Philippine Islands Council No. 545. Taong 1934, nang si Stevenot ay nahalal bilang huling pangulo ng council bago ito napalitan sa pagtatatag ng Boy Scout of the Philippines. Noong Oktubre taong 1936, sa pagsusumikap ni Stevenot at suporta ng mga prominenteng founders na sina Carlos P. Romulo, Jose Vargas, Manuel Camus at Gabriel Daza, ang Boy Scout of the Philippines ay itinatag sa pamamagitan ng Commonwealth Act 111 na pinirmahan ng Pangulong Manuel L. Quezon. Taong 1941, ang Boy Scout of America ay kinilala ang paglilingkod ni Stevenot sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng BSA Silver Buffalo Award. Si Stevenot ay pumanaw noong 8 ng Hunyo taong 1943 nang ang kanyang eroplano ay bumagsak sa isla ng Vanuatu habang nagsasagawa ng intelligence mission sa lugar ng Southwest Pacific noong ikasagsagan ng World War II. Siya ay 54 na taong gulang lamang. Ang mga labi ni Stevenot ay unang nilibing sa isang maliit na isla sa Pasipiko na New Caledonia, subalit kalaunan ay hinukay ng US Army at inilipat dito sa La Loma Catholic Cemetery. Katabi ni Stevenot sa kanyang linghantungan ay ang kanyang asawang si Elma Luisa na pumanaw sa Amerika noong unang bahagi ng 1980s. Ang kanyang mga labi ay dinala sa Pilipinas ng isa sa mga anak ni Stevenot at ni Gabriel Daza, isa sa mga orihinal na nagtatag ng BSP. Oh,
Matatagpuan sa tabi ng gate ng Cemetery del Norte ay ang Boy Scout Memorial na ipinatayo ng City of Manila bilang pag-alaala sa 24 na mga delegado na pumanaw sa kanilang paglalakbay patungong 11th World Jamboree sa Greece. Noong Hulyo taong 1959, ang BSP ay nag-host ng 10th World Scout Jamboree na ginanap sa Mount Makiling sa Los Baños, Laguna. Ang pagtitipong ito ay dinaluhan ng mahigit 12,000 mga delegado mula sa mahigit 50 mga bansa. The 10th World Jamboree of Boy Scouts. Scouts of 54 nations get together in the Philippines. The youngsters needs help from the Philippine Army and the U.S. Navy to overcome a water shortage scheduled, and the boys stage an impressive pageant. Makalipas ang 4 na taon, ang 11th World Scout Jamboree ay ginanap sa Marathon, Greece na dinaluhan ng 14,000 mga delegado mula sa mahigit 80 mga bansa. Στάθηκε το 11ο Παγκόσμιο Τζάμπορι. 14.000 πρόσκοποι, εκπρόσωποι 89 εθνών, ήρθαν από τις μακρινές πατρίδες των να ενωθούν με τους Έλληνες συναδέλφους των και να δώσουν έτσι όλοι μαζί ένα σύν του 11ου Τζάμπορι, εκήρυξε ο διάδοχος Κωνσταντίνος, ο οποίος αφήθη συνοδευόμενος από τη μνηστή του πριγκίπισσα. Αδελφοί πρόσκοποι, είπε ο διάδοχος Κωνσταντίνος, εις το πρόσωπό σας χαιρετίζω τα 9 εκατομμύρια. Οι του 11ου Τζάμπορι οργάνωσαν μεγάλη παρέλαση προς τιμήν του βασιλέως Παύλου, που τίμησε με την εξέδρα του Έλληνος Άνακτος, 4.000 πρόσκοποι παρήλασαν με αναπεπταμένες τις σημαίες τους και τα λάβαρα. Προσεφέρθη υπό αντιπροσωπείας εκπροσωπούς στα μετέχοντα έθνη αναμνηστικών δώρων. Δίνος, αφού παρέδωσε τη φλόγα του στρατοπέδου εις τους Αμερικανούς προσκόπους που θα οργανώσουν το 12ο Τζάμπορι την λήξη του εφετινού. Αδελφοί πρόσκοποι, είπε ο διάδοχος Κωνσταντίνος, το Τζάμπορι μας εύχομαι εις όλους σας κατεβόδιον και καλήν αντάμωση. Ο Θεός να σας φυλάει. 3 bago ang trahedya, ang delegasyon ay nagpunta sa Malacañang Palace para sa isang courtesy call sa Pangulong Diosdado Macapagal. Ipinakilala ng pinuno ng delegasyon na si Scoutmaster Dr. Bonifacio Vital Lazgano ang mga miyembro nito na lilipad patungong Athens, Greece sa 27 ng Hunyo taong 1963. Ito ay sina Scout Reverend Jose Maria Martinez ng BSP Misamis Oriental Council, Scout Ramon Valdez Albano ng BSP Manila Council, Scout Patricia Dulay Bayoran ng BSP Manila Council, Scout Gabriel Nicolas Borromeo ng BSP Manila Council, Scout Roberto Corpus Castor ng BSP Quezon City Council, Scout Henry Cabrera Chuatoco ng BSP Manila Council, Scout Jose Antonio Chudian Delgado ng BSP Manila Council, Scout Felix Palma Fentabella Jr. ng BSP Camarines Sur Council, Scout Pedro Hermano Gandia ng BSP Manila Council, Scout Victor Oteiza De Guia Jr. ng BSP Baguio Benguet Council, Scout Antonio Mariano Limbaga ng BSP Zamboanga Council, Scout Rogelio Celis Ibardo Laza ng BSP Quezon City Council, Scout Ascario Ampil Tuason ng BSP Manila Council, Scout Antonio Rios Torillo ng BSP Cavite Council, Scout Benecio Suarez Tobias ng BSP Tarlac Council, Scout Wilfredo Mendoza Santiago ng BSP Manila Council, Scout Philomer Santos Reyes ng BSP Cavite Council, Scout Romeo Rafael Rallios ng BSP Quezon City Council, Scout Paulo Cabrera Madrinyan ng BSP Pasay City Council, Scout Jose Fermin Gonzalez Magbanua ng BSP Negros Oriental Council, Scout Roberto Del Prado Lozano ng BSP Dagupan City Council, Scout Librando L.S. Fernandez ng BSP Manila Council,
at si Scout Florante Lirio Ojeda ng BSP Agusan Council. Nagsimula ang paglalakbay ng grupo ng ika 27 ng Hulyo taong 1963 na sumakay sa KLM flight mula Maynila patungong Hong Kong para sumakay sa iba pang mga flights mula Hong Kong patungong Athens na dadaan sa Bangkok, Thailand at Mumbai, India sa pamamagitan ng United Arab Airlines na kilala ngayon na Egypt Air. Ang United Arab Airlines Flight 869 ay nabigong makarating at mag-land sa Mumbai Airport dahil sa pagbagsak nito sa dalampasigan ng Mumbai malapit sa isla ng Mad. Matapos makaranas ng malakas na turbulence habang pa-land sa Mumbai Airport. Ang 52 pasahero at 8 manggagawa sa flight ay pumanaw, kabilang ang 24 na Pilipinong mga delegado para sa 11th World Scout Jamboree. Kalaunan, 5 lang sa mga delegado ang nakilala sa mga 10 na nakuha sa bumagsak na eroplano. Bilang pagkilala, isang dambana ang ipinatayo ng lungsod ng Maynila katabi ng lagusan ng Cemetery del Norte para sa mga delegado ng 11th World Scout Jamboree. Isang dambana ang pinatayo ng lungsod Quezon para sa unang alkalde nito na si Tomas Morato kasamang mga delegado sa ibabang bahagi nito na matatagpuan sa rotonda at panulukan ng Timog at Tomas Morato Avenue. Ilang mga daanan sa Quezon City na kilala din na Scout Area ay pinangalan sa mga pumanaw na delegado. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cemetery del Norte dito sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.